Bago tayo magsimula mga kaninuno, shoutout muna sa mga members natin na nag-renew ng kanilang badge. Para sa mga nag-renew bilang Datu member, shoutout para kay Mr. 21, Juvie Del Rosario, Kamisteryo Stories, at Celestial Giselle. Para naman sa nag-renew bilang Lakan member, shoutout para kay Jasper Raid Stories. Maraming salamat mga kaninuno. Para naman sa mga gustong magpa-member, click nyo lang po yung join button sa tabi ng subscribe. Tatlong choices po ang makikita nyo dyan mga kaninuno: Lakan, Datu, at Raha. Pakicheck na lang po yung description para mabasa nyo po kung ano ang pinagkaiba ng tatlo. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Ang buong akala ni Mama tapos na. Ang buong akala niya wala ng pag-asa. Ang buong akala niya, ito na ang kanilang huling sandali. Hanggang sa doon na nasaksihan ni Mama, sa ilalim ng lupa, merong lumabas na kamay at hinawakan nito yung dalawang paa ng aswang. Itsurang puno ito. Sunod-sunod na baging ang tumali sa buong katawan ng aswang. Magmula sa leeg, kamay, hanggang sa buong katawan. Nang makagalaw naman si Mama, kaagad siyang dumiretso para tulungan si Tutoy. Pero yung malaking baboy, nakasabit na ng patiwarek doon sa puno. Nakatali din ang mga bunganga nito. Hindi sila nakakagawa ng kahit anong tunog. Hindi na inalampa ni Mama kung saan nang galing yung tulong. Nagkaroon din siya ng pambihirang lakas kasi nabuhat niya si Tutoy at Nunoy. Takbo lang siya ng takbo hanggang makalabas ng gubat. Sumakto naman. Pagkarating niya doon, nakasalubong niya yung kapitbahay ni Mamang. Kaagad siyang nangingi ng tulong dito para maihatid yung dalawa sa bahay ni Mamang. Nang makarating naman sila doon, merong kinuhang mga halaman si Mamang. Pinaamoy niya ito sa dalawa. Mabilis namang bumangon si Tutoy matapos noon. Pero si Nunoy, wala pa ring malay. Hindi pa rin nagigising. Nagwika na si Mamang ng, "Nako, wala na to. Bunga ng pagiging pasaway at kawatan ninyo. Ayan ang nangyari sa kaibigan nyo. Pag nagising yan, aswang na yan." Halos gumuho yung mundo ng dalawa nang narinig nila yon. Hindi sila nakapagsalita at naupo na lang sa gilid. Pinalabas muna sila ni Mamang at sinara nito yung pintuan. Walang nangyaring usapan sa kanilang dalawa sa labas. Tahimik lang sila habang nakatingin sa malayo. Magkatabi man sila, pero eto yung pakiramdam na ang lapit-lapit nyo sa isa't isa, pero parang ilang libong milya ang agwat ninyong dalawa. Kung ano-anong tunog din yung naririnig nila sa loob, parang nawalan talaga sila ng buhay nang marinig nila yung sinabi ni Mamang. Dalawang oras din ang itinagal ng gamutan. Hanggang sa bigla na lang bumukas ng napakalakas yung pinto. Si Nunoy ang una nilang nakita. Walang reaksyon ng mukha nito at nakatitig lang sa kanilang dalawa. Napaatras si Mama at Tutoy kasi
ang akala nila aswang na si Nunoy. Hindi din kasi nila makita si Mamang sa loob. Biglang naging masama yung titig ni Nunoy sa kanilang dalawa. Napakapit na si Tutoy kay Mama. Takot na takot yung itsura nito. Tatakotin ko sana kayo eh. Ang pangit ng mukha mo, Totoy. Hindi ko kayang manakot. Natatawa talaga ako sa hulma ng mukha mo. Ang pangit na tao. Ikaw, demonyo ka. Nag-aalala na kami dito. Tapos na ganyan-ganyan ka pa. Nilapitan nilang dalawa si Nunoy at kinutusan. Sumakto naman kasi dahil magkakatabi na sila, hindi na nahirapan si Mamang. Napaluin sila ng sandok ng paulit-ulit. Ilang hataw ang ginawa ni Mamang sa kanilang tatlo. Habang tuloy-tuloy ang bibig nito sa pagsermon sa kanila, nalaman na din kasi ni Mamang na yung binenta nilang kamiyas ay nakaw lang doon sa kapitbahay. Sinubukan pang magdaylan ni Mama. Ipangbibili lang naman daw sana yon ng ulam. Pero ang sagot naman ni Mamang, "Papakainin niyo ko ng galing sa nakaw? Gaba yan sa inyo. Mga kawatan kayo. Kaya hindi kayo tinitigilan ng aswang eh. Mga magnanakaw kasi kayong tatlo. Ay nako. Kailan ba kasi kayo magbabago? Mula ngayong araw, wala nang lalabas sa inyo. Dito na lang kayo sa loob ng bahay. Maliwanag?" Kinabukasan naman ng araw na yon, nang magising sila, nakabihes si Mamang. May dala-dala din ito ng mga halamang gamot. "Mang, mag-alis kayo? San magpunta? Sama ko." "Sige, sumama ka. Ipapakain kita sa mga aswang doon." "Hindi na lang po pala, Mang. Marami pala akong gagawin. Si Totoy, gustong sumama, Mang." "Di, Mang. Okay na ako dito. Mag-aalaga na lang ako ng baboy saka mga pananim." At dahil si Mama ang pinakamatanda at sinusunod ng dalawa, binilinan ito ni Mamang na wag silang aalis ng bahay. Lalong-lalo na wag silang lalagpas sa bakod. Dahil sa oras na lumagpas sila doon, maaari na silang atakihin ng aswang. Babalik din naman daw siya mamayang hapon. Ilang minuto lang ang lumipas nang makaalis si Mamang. Nagsalita naman si Mama ng, "Dito lang kayong dalawa. Kukuha ako ng kangkong para pwedeng ihalo sa pagkain ng baboy. Magbalik din ako kaagad. Ako na lang mag-isa para mabilis." "Hala, kakasabi lang ni Mamang na bawal maglabas. Tapos maglabas ka? Bawal yun. Dito ka lang sa bahay." "Oo nga, Ma. Dito ka lang. Huwag ka na kumuha ng kangkong. Anong gagawin natin sa pagkain ng baboy? Kakaunti lang ang meron dyan. Kokolangin yan. Basta huwag kayong mag-alis dito. Babalik din ako kagad. Malapit lang naman yun. Saka may mga tao naman doon. Kaya huwag kayong matakot." Daladala ang itak. Nagtungo na si Mama sa taniman ng kangkong. Walang tao doon sa lugar. Tanging galang aso lang ang nakita niya. Kaagad naman siyang pumitas ng mga kangkong para mabilis na makauwi. Nang biglang, merong tumulak sa likuran niya.
Sumalubsob si Mama doon sa mga kangkong. Binunot niya yung itak at lumingon sa buong paligid, pero wala naman siyang nakita doon. Kaya ang ginawa niya, nagmadali siya sa pagpitas ng kangkong at tumakbo papauwi. Kaso nga lang, pagkarating niya doon, wala si Tutoy at Nunoy. Naiwan din na nakabukas ang pintuan ng bahay. Sa hindi malamang dahilan, nakarinig na lang siya ng boses na kailangan niyang bumalik doon sa may tanima ng kangkong. Dali-daling binaba ni Mama yung mga dala niya at muling tumakbo pabalik doon. Malayo pa lang siya, naririnig niya na yung boses ni Tutoy at Nunoy. Merong itong kinakausap. Nang makita niya naman, naroon yung sarili niya. Sinusundan ito ni Tutoy at Nunoy doon sa may parteng tubig ng taniman. Halos umabot hanggang leeg yung tubig doon. Kaagad sumigaw si Mama ng, "Toy! Noy! Takbo! Hindi ako yan! Tumakbo kayo!" Mabilis ang pagkilos ng dalawa. Pero yung nanggaya kay Mama, bigla na lang lumusong doon sa tubig. Napatigil si Tutoy at Nunoy ng sandaling iyon. Pinakikiramdaman nila yung buong taniman dahil ramdam nila na merong lumalangoy sa ilalim. "Ma, hindi kami magagalaw. Meron dito sa ilalim, Ma. May lumalangoy. Tulungan mo kami, Ma." "Halika dito, Noy. Kumapit ka sa akin. Hindi kita bebetawan. Dapat dalawa tayo para hindi tayo mahila pa ilalim." Kitang-kita din ni Mama na yung galaw ng tubig, merong lumalangoy sa ilalim nun. Kaagad naman siyang kumuha ng mahabang kawayan. Pinahawak niya ito doon sa dalawa at hinila papunta sa kanya. Pero nung malapit na ito sa kanya, malakas na paghila yung naramdaman ng dalawa. Maging yung hawak na kawayan ni Mama, nabitawan niya at nalaglag na sa tubig. Ibinalik nung nilalang yung dalawa doon sa malalim na parte. Paikot-ikot lang ito doon at tila ba inaantay si Mama na lumusong sa tubig. Iyak ng iyak yung dalawa habang patuloy na nanghihingi ng tulong kay Mama. "Toy! Noy! Kapag losong ko, pumunta na kayo kaagad dito. Tapos tumakbo na kayo pabalik sa bahay ni Mamang. Ako nang bahala. Basta, magdiri-diritsyo na kayo ng takbo." Hawak-hawak yung itak. Mabilis na tumalon si Mama papalapit sa dalawa. Bigla din naman nawala yung lumalangoy sa ilalim nun. Pinauna ni Mama si Tutoy at Nunoy pabalik sa lupa. Pero hindi siya nakaligtas. Biglang tumalon papalabas yung nilalang. Kulay berde ang katawan nito at merong mga palikpek na nakapalibot sa kanyang katawan. Kaagad sinunggaban si Mama nito at dinala sa ilalim ng tubig. Ilang saglit pa ang lumipas, halos wala nang nakikita si Tutoy at Nunoy doon. Paulit-ulit nilang tinatawag si Mama pero wala na talaga. Hindi na nakatiis si Tutoy. Tumalon ito pabalik sa tubig at hinanap niya si Mama. Hanggang sa bigla itong lumabas sa tabi niya. Wala pa rin tigil yung berdeng nilalang at paulit-ulit ibinabalik sa ilalim si Mama.
Hinawakan naman ni Tutoy yung kamay nito. Pero sadyang malakas talaga yung nilalang. Halos dalawa na silang natatangay nito sa ilalim ng tubig. Sumunod na din si Nunoy sa kanilang dalawa. Pero wala pa rin itong natulong. Tatlo na silang hinihila ng nilalang. Sigaw sila ng sigaw sa mga tao doon na baka sakaling merong makarinig sa kanila. Kaso nga lang, parang walang naririnig ang mga ito. Paulit-ulit silang nagbuno. Nawawalan na ng lakas yung tatlo. Itinulak na ni Mama yung dalawa papalayo sa kanya. Habang siya naman, tuluyan ang nadala sa ilalim ng elemento. Nagyakap yung dalawa sa tubig. Iyak lang sila ng iyak. Patuloy na hinahanap si Mama pero wala na talaga. Kumalma na rin yung tubig. Wala na kahit anong lumalangoy doon. Sinubukan na nilang maglakad papalapit sa lupa. Hanggang sa kitang-kita nila na si Tatay Dadoy mabilis na tumalon papalusong sa ilalim. Halos tumagal ng ilang minuto yon. Umahon na lang ito na hawak-hawak na si Mama. Galit na galit si Tatay Dadoy habang dinadala sila pabalik sa lupa. Sino ba kasing nagsabing lumabas kayo sa bahay ni Mamang? Binili na kayo ng matanda, di ba? Huwag na huwag kayong lalabas doon. Inaabangan lang kayo ng mga aswang. Hindi kayo titigilan ng mga yan. Walang malay si Mama ng mga oras na ito. Binuhat siya ni Tatay Dadoy at inalog ang kanyang katawan. Sumuka ng napakaraming tubig si Mama. Tignan nyo na yung pinaggagawa ninyo. Kapag tuluyang kayong nadala sa ilalim nun, hindi ko na kayo makikita. Tara na! Ihahatid ko na kayo! Sinubukan magpaliwanag nung tatlo kay Tatay Dadoy. Sinabi din naman ni Mama na siya lang dapat ang lalabas. Hindi kasama si Tutoy at Nunoy. Ayon naman doon sa dalawa, bigla na lang daw silang tinawag ni Mama sa labas ng bakod. Nagpapatulong ito kasi nahirapan daw siyang kumuha ng kangkong. Kaso nga lang, pagkarating nila doon sa taniman, doon nila nalaman na hindi pala si Mama ang kasama nila. Tahimik lang naman si Tatay Dadoy habang nakikinig sa kanilang tatlo. Sumakto din naman, pagkarating nila sa bahay, naroon na si Mamang. Galit na naman ito sa tatlo. Ilang ulit na sermon ang kanilang natanggap. Hanggang sa pinapasok niya na lang yung tatlo sa loob. Naiwan sila ni Tatay Dadoy sa labas ng bahay. Chedes, hindi titigilan ng mga aswang yung tatlo. Mukhang sila ang inaatake. Imbis na tayong dalawa. Panguya-nguya lang naman ng nganga si Mamang habang pinakikinggan si Tatay Dadoy. Babalik na ako sa bukid. Darating ako kapag kailangan ng tulong. Points na pwede nating matutunan sa mga kwento, mga kaninuno. Nariyan pa rin yung konsepto ng wag na wag pa rin mawawalan ng pag-asa sa lahat ng pagkakataon. Saka, meron talagang mga kaibigan na kaya nilang ialay ang sarili nila para sa ikakaligtas ng kanilang kasama. Nakita naman natin sa kwento nila
halos ayaw mag-iwanan nung tatlo. Umabot pa nga sa punto na iniligtas ni Mama yung dalawa, tapos bumalik pa rin sila para iligtas din si Mama. Sa palagay ko, mahihirapan yung mga aswang dito kasi si Mama lang naman yung target nila. Pero hinding-hindi siya iiwan ng dalawa niyang kaibigan. Isa pa mga kaninuno, kaya yung tatlong kaibigan na ang pinupunterya, imposible kasing kayanin ng mga aswang si Tatay Dadoy at Mamang. Kaya ang naisip nilang paraan, yung mga bata yung atakihin nila kasi hindi naman sila kaya nun. Ano na lang kayang mangyayari sa kanila mga kaninuno? Paano na lang kaya ang magiging sistema ng kanilang buhay? Lahat ng yan ay malalaman natin sa pagbabalik ng serye ng Mama. Para naman sa upload natin bukas mga kaninuno, panahon na para bumalik sa mundo ng mga manggagamot. Gusto nyo na bang makita ang paglalakbay ni Mang Tunyo kasama ang huli niyang kapatid na merong gamit sa kaliwa? Abangan natin yan bukas mga kaninuno. Ang pagbabalik ng serye ng Mang Tunyo. Nga pala, maraming salamat sa mga comments na ito. Ito yung mga comments na nagmarka sa akin nung binabasa ko sila. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta. Huwag din kalimutang mag-like, share at subscribe kung nagustuhan ninyo ang Mama serye. Yun lamang mga kaninuno. Lagi lamang nating tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at loyka ay ginagawa tayong arrogante. Hanggang sa muli. Bye! Maraming salamat sa mga comments na ito.